Yes, Chango Pick. Kaya niyang inigay dahil kaya niyang burahin kagad yung Minion Waves. Indeed. At kaya rin niya. Of combination at sobrang sulit-sulit dito ang necklace of Durant's. Mga kaibigan, at nakita natin dito second game Onyx PH, enough ba yun yung draft na yun para i-take down at makabawi sila against Work Oster Force. Mga kaibigan, ito na ang aking second game for second series here week 3 MPL PH season 7, Work Oster Force versus Onyx PH. Kaya Rob, ito na natin yung position dito ng Onyx at ng Work. Almost the same kung paano pumisisyon dito yung Work. Kasi kapag nahuli ng Lancelot dito ng Law and Order ng Hylos, automatic agad pwedeng i-burst ng Onyx PH. Exactly. Uy. And now, that was a great pickup dito para sa side ng Onyx PH. They are actually fine, but look at Iyak, no, na force siyang mag-flicker out. Nako, tinaman pa ng Thorn Rose, tatlo, Ring of Punishment dito para kay Jay, plus si Revitalize. Mukhang pumunta dito sa may bottom lane, pero bumalik tayo sa may top lane ulit. Hindi pa rin enough. At Work, talagang ito yung mga gusto nilang labanan eh. Early team fight skirmishes at tool dito, Three Martizi with a nice knock-up here trying to aim Hate, pero si Hate buhay na buhay pa rin, and also with the sustainability. Sila yung may Rafaela dito, they have to the momentum. Pero look at Jay! Uy! Na-pick off siya dito, so may pa nila. Oh. Kasi dito sila, ito yung ano yung strong point nila eh. Ito probably kung mahuli nila si Chu, pero hindi! Hindi pa rin nila nahuli with the Shield Unity, with the Revitalize as well, Jay. Habang si Kose naman, ginamit na kanyang Meteor Shower trying to force someone out, and he is able to force the Order of Brilliance at nakatakas din ang Onyx PH. On that right corner pa si Dilar, Way of the Dragon, mukhang nahuli niya si RTZ, Rush Umbrella Flip para makatakas. Pero si 3MRTZ, ready rin makapagbakbakan dito. Unravel moving forward here, Jay with a slow, at mukhang nahuli na uppercut dito ni 3MRTZ. Pero nakapag-flicker pa rin si Jay. Unravel mukhang mahuli din dito, Dilar with one more hit. Yeah, that is enough. At Onyx trying to run away na 4v4 or 4v5 situation. Pero almost 4 HP na lang dito ang Turtle, mahuhuli at mukhang makukuha pa dito. A core dito sa game na to, going into late game. At mukhang makakasipa naman dito si Dilar, makakuha niya si Kosei sa top lane, pero mukhang ready pa rin ang Work Oster Force na makapagbakbakan dito sa middle lane. Dito yung laro habang nagumagawa ng play dito ang Work. Pero mukhang mahuhuli, Kyrie will go down, Revitalize, mukhang mahuhuli din Dilar with a nice Jeet Kune Do. Mahuhuli nila si RTZ, Unravel at ang susunod with the slow from the Ring of Punishment, double kill para kay Hate, at itong hinihintay natin, Kuya Rob. Work Oster Force for that Bruno, yung kanilang burst damage. Oy. May counter naman sila. They actually got 3 more TZ. Pero ito ngayon ang kicker din for the side of Onyx PH, no? Wala rin bastang makakahinto dito with Dilar kasi wala naman naka-purify dito sa side. Nalalak na ng damage dito yung team Work. But yun natin yung Meteor Shower, Jay Force na gamitin yung kanyang Glorious Pathway, and with the Meteor Shower and also with the defensive. Pero look at the minimap here, mga kaibigan. Onyx PH all around the map, Meteor Shower available again. Mukhang si Jay mukhang mahuhuli. Defensive Glorious Pathway para lang makatakas. Binibait out nila. Yun ang yun play dito ng Onyx PH, tol. At mukhang mahuhuli naman yata Hate. Taking a lot of damage here, mahuhuli si Hate. Whoa. He will go down. Jay pa rin susunod, but the Order of Brilliance 2, low HP, mukhang matutumba rin para kay Kyrie. Ito na, Kosei with the damage here, flame shot, meron siyang Work Grow as a player. Winter Transition, enough ba yun? Mukhang ito na ang oras ng Work. Easy way to be able to pick, oh, pero nagawa ni 3MRTZ yung combo na yon. Pero yung sipa kay Dilar, TDC. Mukhang hihirapan yata. Ito na si Jay, protectado taga si Dilar dito. Mukhang mahuubos ang HP ni 3MRTZ, enough ba yun? But Unravel will still sustain, he might go down here. Hate will secure the kill. Chu, o kung nasan si Hate, dun gagalaw kagad, mag-respond kagad ng Work dito. Mukhang nahuli! Speaking of nahuli dito si Chu, 41 seconds with the Way of the Dragon. Ito na, magsimula na ang bakbakan dito sa middle lane. Unravel trying to run away with the Order of Brilliance being forced. Flame shot as well, plus the Meteor Shower, Jay. Ito na nag-aabang ng kanyang Glorious Pathway dito sa may middle lane, at mukhang hindi pa rin enough. Pinabagal lang nila ang Work Oster Force. RTZ with the Yin Yang Overturn, not enough damage para kay Kyrie. At si Hate dito, sinisimulan na ang kanyang Lord, pero si Unravel with a Shield Unity, hinahabol niya, enough ba yung damage dito? Pero pumuputok yung critical, tol! At talaga makakahuli pa dito, Iyaknu, he will take another one out sa side ng Work Oster Force. Meteor Shower, Jay, pumupunta sa gilid, iniiwasan niya, pero mahuhuli naman si RTZ. Hate will go to as well, Dilar, with a nice Way of the Dragon. 3MRTZ, matutumba kaya siya dito, but the damage from Dilar, is it enough though? Hindi, buhay, makakulit na makulit pa rin si 3MRTZ, but with the help of Kyrie,
they will be really successful there. 4-4-3 exchange. Pero nabuhay na po rin sa kadikit pa rin talaga ang laban dito. Lamang sa KDA ang Onyx. Pero sa net worth, mukhang work ang umahabol ito. Wave the Dragon mukhang ma-isolate nila dito. Si Three Marty, easy flicker out. Nag-inap pa yung damage. Sinubukan pa niyang lumaban para sa lifesteal. But that is enough time para sa work of the force na i-take down yung Lord. Lord, magiging successful. Makukuha dito ni Chu. Isolation para kay Jay dito. At mukhang mahuli din ito ni Delay si RTZ. Hindi enough yung Rush Umbrella Flea at si Unravel. Sinusubukan niyang tumakas dito. Bumibili lang ng oras para sa kanyang kupunan makatakas. And Onyx with a nice exchange. 3-4-0 exchange. It's a good play. It's a good shot call. Nakunin niyo kagad yung Pakito dun sa may top lane. Pero na-recognize kagad yun ng work na wala yung mga members dito ng Onyx PH and they get the free Lord. The work of the force. Ito na kasumukong sumusugod dito with the glorious pathway. Sinugod ka agad ni Jay. Pero mukhang enough pa rin yung damage dito ng work of the force. Kung hindi niya itutuloy dito pero magiging successful ba siya, makukuha niya ang third tier turret. Kahit ng work of the force, hindi rin enough yung damage ng Meteor Shower. Pero huli ka! Sabi dito ni Iyak no, nag-aabang sa loob ng Brush Airbus. Ayun, Unravel naman dito with the shield unit. Itong responde sa side ng Work Oster Force. Oh, Phantom Execution na umpog sa pader dito si Chu. Pero with death damage, Chu napakumpa ka dito. Thorndrose, huling-hul dito sa side ng Work. Thorndrose with the killing spree. Sa mga doon ni Delar, Chogats. Mukhang may nangul dito, Holy Baptism. Three Martizi, sinubukan niya makatakas pero meron siyang immortality. Mga kaibigan, Three Martizi, buhay na buhay pa rin. Pero mukhang mahuhuli si Unravel. Sobrang kunit niya with the shield back sa unit. Pero tatlo ang umaatake dito at hindi na mabubuhay si Unravel because sa next wave, kaya nilang basagin ang tier 3 turret. Tingin ko din, kakayanin nila yun kasi medyo sasabay dito kahit maklear nila tong gitna. Look at that show na naman making the space para dito sa Onyx PHTDZ. Tumama pa yung flame siya dito ni RTZ. After magic damage, nakita naman natin na talagang kaya pa rin nilang i-comeback, kaya nilang i-defend yung lane nila. Pero ang work dito mga kaibigan, with the meteor shower, almost half HP na ang Lord dito at medyo malayo din ang malayo ang mga heroes dito ng Onyx PH and Lord sa side ng both sides actually sa side ng Onyx and Work. Pero look at the Lord here, Luminous Lord charging in, destroyed one of the turrets here. Pero Work, kita mo naman yung patience and discipline dito. Hindi natin kailangan makipaglaban. Yes. Hindi pa ito ang tamang oras. Kontrolin lang natin ang laro at nakita natin si Delar dito sa bottom lane. Mukhang mahuhuli ni Unravel. Hindi enough yung damage with the Winyang overturn. Enough ba yun? Naputol ang tali. Hindi mahihila si Delar. And another... Maghahanap sila ng isa pang maganda opportunity. Ooh. Just like so, flicker out, plus the shield unity, Meteor Shower, tumutama ba? Sinusubukan i-save dito ni Kyrie, pero napop ang kanyang immortality with a glorious pathway as well, deleting or separating the rest of Work Oster Force. Pero si Hate, sinisimula na naman ang kanyang Lord, pero most probably i-reset din ito ng Onyx PH. Grabe yung kabayo nakita mo. Diba, he actually get down, he actually has immortality, and right from there, walang willing sa kanila. Walang willing pa sa kanila. Oy, mukhang mahuhuli dito. Chu, gamit ang kanyang Phantom Execution Plus. Oy, mukhang mahuhuli dito si RTZ. Ito na hinihinta dito ng Olympus. Ito tumusugod kagad Glorious Pathway. Ito na, sinamahan ng Law and Order. Para saktong-sakto pa rin Kosei. Nasaan na si Kosei dito? Three more TZ. Still trying to help Unravel out of the that sticky situation. Pero si Three more TZ also in the front lines. Sobrang kunat na rin ni Jay. Three more TZ mukhang may iwan dito siya. Magiging focus fire ng Onyx PH. Chu trying to help his comrade out pero hindi pa rin niya matutulungan. Hindi enough ang damage dito ng Work at talagang isa lang ang katapat sa side ng Onyx PH. 2-4-0 exchange. Diretso. Pero ito yung hinihintay ng Onyx PH to take down the Lord right now. Pero si Jay magti-TP back since yung top lane ng Work is already pushing in. Totoo. This is very crucial para sa side ng Work Oster Force. Yung pagka-pick off doon sa kanilang Kagura. Ngayon nabigyan ng opportunity ngayon dito ng Onyx PH para kunin itong Lord na to. Work is still contesting TDZ. Nako po. Ito pa si Unravel. Saktong sakto rin with the Phantom Execution and the damage. Mukhang mahuhuli ng isa. Lord has been taken by Work Oster Force. First, mga kaibigan, si Chu, saktong-sakto with the Phantom Execution Plus. Tinahitahin niya talaga Unravel. Saktong-sakto, ina-isolate siya ng tatlong hero. Here comes the immortality, mga kaibigan. Dalawang immortality ang nag-pop dito sa side ng Work. Pero tatlo ang nag-takedown. Kosei trying to defend their base. Dalawang siege minions. Plus ito pang another wave minions. Pick off dawn with RTZ and the rest of the members dito ng Work Oster Force. Itong Lord na to, sabi ko kanina, probably ito ang pick-up. Pero si Delar! Nahuli siya dito, TDZ. Delikado yata ang Onyx. Huling-huli ni RTZ po ang stand dito, Law and Order. Mahuhuli din si Chow, mga kaibigan. 101 seconds na wala
si Chu dito mga kaibigan, but the Lord will be taking out si RTZ mo kayo nabit ni Kyrie. Kyrie, anong support? Support, hindi na ako support dito. Pag tumama ng 32 minutes, sinamaan ng kayong first kill mga kaibigan si Kyrie. Buying some time here with the Flicker as well. Mukhang saktong-saktong pagkakasas siya. Holy baptism sa dalawa. Stunning the rest of work. Oster Force, Peter, you come to meet your shower. Wala ka nang kawala. Maghihintay tayo pero mukhang hindi yata. Kuya Rob, 3 Martiz. Mukhang naayos yung dalawang hero dito. Sinusubukan yung makapagbakbakan dito yung 3 Martiz. Hate with the glorious pathway. With additional healing. With the shield as well. Ito na nga si Unravel. Pero mukhang mahuhuli nila dito si Hate. Hate, right, he will go down. Kakakuha nila kanyang attack potion. Ito yung mga si Kose moving forward here. Slowing down with the Ice Queen 1. Plus with the shields, able to slow down Jay. He will go down as well. Aegis will pop, and also the immortality will pop as well. Pero in return damage, ito ni Iyaknu with the stun. Dilar with the Jit Kundo. Ito na, inubos na ni Dilar. 3-for-3 exchange. 3-for-2. This is the part wherein Lunox ngayon siya nagmamatter. Okay, pero hindi. Lunox, mututumba dito si Iyaknu. Saktong-sakto with RTZ. Kaya. Same umbrella. Ginamit na rin kanyang ultimate to push it back. Pero enough ba yun si Dilar? Dilar? Op, sandali lang. Op, and then damage dito with a nice knockback from PH. The flame. Delikado na naman sila dito, TDZ. Kung sakali manal dito yung work, that is a winning flame shot para kay RTZ. Yes. Ang lupit ng knockback niya, enough yon para ma-push back at maging successful yung pag-take nila ng Lord. Ito na mga kaibigan, level 3 Luminous Lord, going into the bottom lane with the nice charge. Glorious pathway, Kerry trying to take a lot of damage here. Pero sobrang kulit ng mga kalaban natin. Dito mukhang makukuha! Dito si Dilar, 114, wala na silang show. But with the damage from Hate, and also the damage as well from the rest of Work Oster Force, iniisa-isa na nila. Pero the damage rin, 3 Martiz, able to pick another one. Iyaknu will go down. Nidiretso yun na ng Work Oster Force. Makito si Rieta dito with the help of the Lord. Onyx, the Titan, Work Oster Force will win the series against Onyx PH.